Ito naman pong pag-uusapan natin ay paalala lamang sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung makakarating po sa kanya ito. At syempre, sino ba naman si Top 1 para po magbigay ng payo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito po ang saloobin, mahal na Pangulo, ng marami pong mga Pilipino, partikular ng mga manonood po namin dito sa ating programa. Ang aming payo, ang aming masasabi, eh ingat po kayo sa ating Vice Presidente. Kasi bagamat sinasabi po nito na kayo po ay mahal niya, na kayo po ay sinusuportahan niya, taliwas po iyon sa kanyang mga kinikilos. At higit sa lahat, sa mga ikinikilos po ng mga sumusuporta sa kanya at mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga tao, partikular sa pangunguna nitong ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ay ayaw po sa inyo. At ito nga pong si Rodrigo Duterte, makailang beses po itong nagpahayag ng pagkundena sa mga bagay-bagay sa inyo pong pamamahala, lalong-lalo na yung kanyang mga supporter na ang ninanais ay palitan po kayo. At ito nga pong si Vice President Sara Duterte ang ilagak bilang Pangulo ng Pilipinas. Alam nyo naman, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na ang Vice Presidente, kapag ka nangyari yung apat, which pinapanalangin po namin na hindi mangyari yan, eh sino po ang makikinabang? Ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Pero bagamat napakalayo ng ganong pagkakataon, nag-iisip ito pong mga supporter nitong si Sara Duterte kung paano po kayo patatalsikin. Kaliwat kanan po ang ginagawa nilang paninira sa inyo pong reputasyon, sa inyo pong leadership, para lamang ang mga Pilipino ay hikayatin po nila na huwag po kayong suportahan at magtanim po ng galit sa inyo, mahal na Pangulo. At siguro kapag nagawa po nila yon, mas mapapadali sa mga ito na mag-alsa laban sa inyong pamumuno. Ngunit hindi po namin yan papayagan bilang mga pangkaraniwang Pilipino na sumusuporta at nagmamahal sa inyo, partikular dito sa social media. Tama yung sinasabi ni Sir Dante Maravillas kanina sa kanyang programa. Nag-live po itong si Dante Maravillas at sinasabi niya na magkaisa po tayo laban sa mga fake news na pinapakalat ng mga partikular supporter nitong si Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sa totoo lamang mga tol, hindi natin problema ang tunay na oposisyon eh. Kasi ang tunay na oposisyon sa ngayon, in fairness sa kanila, makatwiran. Sila po ay umaakto as check and balance sa kasalukuyang gobyerno. Pero hindi po sila naghahangad na agawin ang pamumuno sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Lehitimo po ang concern ng mga legitimate opposition sa kasalukuyan. Pero ito pong mga mapagpanggap na kunyari kumakampi sa administrasyon at yung iba direktang tumitira sa ating Pangulo at sa pamilya nito at sa pamumuno nito, nakikita po natin ang kanilang intensyon na hindi po mag-constructively criticize sa gobyerno, kung hindi sirain ang gobyerno at palabasin na ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ay walang kwenta. At hikayatin ang bawat Pilipino na i-withdraw ang support particular para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sino ang makikinabang kapag ka nangyari ang kanilang hinahangad? Siyempre si Vice President Sara Duterte. Ngayon, bakit po natin ipinananawagan na mag-ingat si Pangulong Bongbong Marcos? Ang mga tao na ito, imposible. Nakikilos ito ng hindi inaayunan nitong si Vice President Sara Duterte. Ang mga pagkilos partikular ng SMNI at ng mga taong nasa likod nito, isa na rito si Harry Roque na kamakailan lamang nagsalita at nagbibigay payo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test daw si Pangulong Bongbong Marcos para sagutin ang mga isyung ibinabato ng mga kapwa niya DDS at mga DD sheets. Alam ninyo, hindi dapat yon pakinggan ni Pangulong Bongbong Marcos sapagkat yon po ay pagsasayang lamang ng oras ng Pangulo. Mas maraming mga problema sa Pilipinas at ng mga Pilipino ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung pulboronic video na pinapakalat nila, yan po ay pagpapakalat lamang ng kasinungalingan at maling impormasyon para ang layunin ay pabagsakin ang Pangulo, sirain ang reputasyon nito at hikayatin ang mga Pilipino na mag-alsa sa kasalukuyang gobyerno. Huwag po tayong magpapadala sa mga sinasabi ng mga DD sheets na ito, kahit ang mga nagsasabi nito ay ilang mga kilalang tao katulad ni Rodrigo Duterte, nitong si Attorney Harry Roque
at ilang pang mga content creator dito po sa social media. Dahil sa huli, ang motibo, tandaan po natin, hindi po para sa ikabubuti ng Pilipinas at ng bawat Pilipino, kung hindi para lamang isulong ang kanilang mga interes at makukuha nila ang interes na yan kapag ka naipwesto nila ang kanilang mga pinupuon, partikular itong si VP Sara Duterte. Mantakin ninyo mga tol, kapag ka yan ay naupo bilang Pangulo, mamamayagpag ang mga DD sheets na ito at manunumbalik ang sistema o galawan nila sa nakalipas na 6 na taon sa pamumuno nitong si Rodrigo Duterte at huwag po nating pahihintulutan iyon. Sa ngayon, meron pong kalayaan sa pamamahayag. Pero sa panahon ni Rodrigo Duterte, makikita ninyo na inalis po iyan. Lahat ng mga kritiko nitong si Rodrigo Duterte, either si Rodrigo Duterte mismo ang tumitira or kapag ka hindi niya pinansin, babanatan ng kanyang mga social media influencer. Hindi natin alam kung bayad ang mga ito. Pero merong mga rumors, tayo'y nagtatanong, yun ba ay totoo, Rodrigo Duterte, na ang iyong administrasyon ay nagbabayad para sa mga ganitong uri ng individual para lamang isulong ang iyong optics, ang iyong magandang imahe sa harapan ng publiko kahit hindi naman at higit sa lahat para ipagtanggol kanila every now and then sa mga konstruktibong kritisismo na ibinabato sa iyo sa nakalipas na 6 na taon. Huwag nating pahintulutan ang mga kasinungalingan na yan, mga tol. Dito, sa re-reactionan po nating video, isa po itong halimbawa na ang magbe-benefit sa panawagan itong si Kapitan Tanda, walang iba kung hindi itong si Vice President Sara Duterte. Gamitin po natin ang video nitong si Batas with Attorney Claire Castro entitled Retired Captain Clemente Enrique. Game ka na ba? Makasuhan, hulihin, makulong, withdrawal of support. Ano ba ang mga sinabi dito nitong si Clemente? Hindi ko pa po napupanood ang kabuuan ng vlog na ito ni Attorney Claire Castro. Kaya sabay-sabayan po nating reaksyonan, pakinggan. Hindi ko na lamang po ipapakita sa inyo yung actual video, pero yung boses na lamang po ang pakinggan natin. Nang sa ganon, appropriately makapag-react po tayo sa mga issue na tinatalakay dito ni Attorney Claire at higit sa lahat, ang mga kasinungalingan na pinagsasasabi nitong si Kapitan Tanda. Pakinggan natin ito, mga tol. Nasaan yung ano, yung kapitan? Nandun, sumisingot. Binibidyohan niya. Ay, ako Pilipinas. Tapos, nandyan lahat ng vlogger. Oh. So, paano? Nasaan ang Pangulo? Ako, itanong ko, nasaan yung pangalawang Pangulo? Step up. Save the country. Save the boat. Naklang teteng na yan. Pag nangyari na nag-step up, hindi masesave ang country, hindi masesave ang boat. Malulugmok lalo sa pagkakautang ang Pilipinas. Lulubog lalo ang bapor na sinasakyan ng mga Pilipino. Eh halimbawa lang yan, ang tatay nitong si Sara Duterte, mula sa 6 na trilyong piso na pagkakautang ng Aquino administration, akalain mo halos doblehin ito into 12 trillion pesos ang pagkakautang ng Pilipinas. Tapos sasabihin mo, mag-step up itong si Vice President Sara na isang Duterte na alam naman natin ang takaw-takaw sa confidential funds. Biruin ninyo, hindi lamang niya pinatunayan yan sa pagiging Vice Presidente. Kasi yung 125 million pesos funds, kinikwestiyon ito ngayon sa Korte Suprema, na nagasta lamang sa loob ng 11 araw. Pero ang pinaka-evidence kung bakit matakaw sa confidential funds ang mga Duterte ay nung panahon na ito ay mayor sa City of Davao. Lumobo sa 2.6 billion pesos na pera ng mga taga City of Davao ang ginasta sa confidential funds. At ang kanyang ama na Pangulo ng Pilipinas noong 2016 mula sa almost 500 million pesos lamang na confidential funds ng Pangulo sa taong 2016, naging 4 billion pesos po ito sa taong 2017 kung hindi po ako nagkakamali. At kapag ka tinotal mo ang lahat-lahat ng mga yan, kasama ang intelligence funds, umabot na yan sa 10 bilyong piso. O ganon ang naging kalakaran sa panahon nitong si Rodrigo Duterte. Kaya ang pinapanalangin natin, sana magawa ng paraan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatagal niya sa pwesto
na yung mga paggamit ng confidential funds na yan ay magamit talaga sa tama. Kasi noong nakaraang administrasyon, hindi natin alam kung saan talaga napunta yan. Kaya ngayon, ipagkakatiwala na lang natin sa ating Pangulo dahil ipinagpatuloy niya yung programa o yung allocation na yan ng budget para sa Office of the President. Pero kung maaari lang, sana ibaba. Kung pwedeng ibalik sa 1 billion na lamang, gawin na lamang. Kasi mas maraming mga ahensya ng ating gobyerno ang maaaring paglagakan ng pondo na direktang makakatulong sa ating mga kababayang Pilipino. Pero siyempre, hindi natin pinangungunahan sa desisyon ng ating mahal na Pangulo. Basta tayo nagtitiwala kung hindi maipaliwanag ng mga nakaraang administrasyon ang paggamit ng confidential funds, eh tayo na may nagtitiwala sa ating mahal na Pangulo na ito'y magagamit sa tama. Dahil alam natin na si Pangulong Bongbong Marcos walang bahid ng korupsyon. Ang kanyang pagkatao, si Pangulong Bongbong Marcos, ha, walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng pagkasira sa kanyang integridad, higit sa lahat. Nakikita po natin bilang isang lingkod bayan, si Pangulong Bongbong Marcos ay napaka-epektibo. Simula pa lamang nang siya ay naging gobernador, kongresista, senador, at unfortunately, dapat naging vice-presidente. Pero ang mahalaga, naibawi natin si Pangulong Bongbong Marcos last May 9, 2022 at nabigyan natin ng mandato bilang maging Pangulo ng Pilipinas. Tuloy natin ang pakikinig dito kay Kapitan Tanda. And we will support you. Madam President, ano ang pwede mong gawin? Ano ang kailangan naming gawin? Suporta kami sa iyo. You want to declare a revolutionary government? That's... Oy, this is very critical. This statement of Kapitan Tanda, I believe meron siyang nalalabag na batas dito. Pero siyempre, titingnan natin kung ano ang legal opinion nitong si Attorney Claire Castro later. That's your call. You're the president now. You want to abolish it? That's your call. You are the Nababaliw president na now. Yata siya, no? Nababaliw na yata siya. Talagang pinipresyum niya na ang presidente na si Sara Duterte. At okay lang sa kanya na magkaroon ng revolutionary government. Ano ka ba, Kapitan Tanda? Pasensya ka na, matanda ka sa akin, pero kung magiging kabastusan ito para sa iyo, eh wala akong magagawa. Unang-una, tanga ka ba? Alam mo kung ano yung tama pero pinagpipilitan mo ang mali? O Kapitan Tanda, bobo ka ba na hindi mo alam kung ano ang nasa konstitusyon? In the event, wag naman at hindi namin yan pahihintulutan, agawin ninyo ang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang constitutional successor, si Sara Duterte, and never magkakaroon ng revolutionary government kapag ka vice presidente ang pumalit, anak ng teteng ka, hindi mo alam kung ano ang diploma, ang demokrasya, how the republic runs dito po sa Pilipinas. Magbasa ka ng konstitusyon, Kapitan Tanda. Eh, lahat naman halos tayo, kung ikaw ay nakapag-kolehiyo, ikaw, tapos ka ng Philippine Military Academy. Basically, alam mo kung ano ang isinasaad ng 1987 Constitution. Pero mukhang hindi mo alam eh. Magsasuggest ka pa na pagka maging presidente itong si Sara Duterte, mag-revolutionary government. Para saan? Para maupo ka? Mabigyan ka ng pwesto? Ganun ba yon? As far as I'm concerned. But if other Pinoy survivors in this channel and other people from all walks of life, all Filipinos, Luzon, Visayas, Mindanao, global Pinoys, OFW, follow suit and then inangkin nila yung sinasabi ko na we have lost our trust and confidence and we are. By the way, nakailang araw ka na bang nag-file ng petition doon sa change.org? Nakakuha ka na ba ng at least 50,000 man lang na petition ng signature para sa mga kababayan natin Pilipino? Kasi sa huli kong pagkakatanda, eh wala pang 5,000 ang pumipirma doon sa kalokohan mong petisyon, Kapitan Tanda. Kaya ikaw ba ay merong grandeur of delusion, yung tawag ba doon? Ha? Yung kapag ka-describe mo sa madaling paliwanag, pag tumingin ng isang tao sa kanyang salamin, eh ang tingin niya, napakagwapo niya, pero ang pangit naman. Kapag katingnan niya, ang itsura niya, akala niya leon siya pero kuting naman. Hindi ko sinasabi
at pinotolerate yung sinasabi ng mga DDCits na kuting si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi ko lamang ay yung delusyon itong mga DDCits na ito, in particular na ang tingin nila kay Sara isang agila, pero sa totoo lang eh baka Tweety Bird ba yung tawag doon, yung maliit na ibon, ibong bubuwit. Yun ang tingin namin sa pinagmamalaki mo at dinedeklara mong presidente, Kapitan Tanda. At inuulit ko lang, Kapitan Tanda, hindi pa pwede yung gusto mong mangyari. Sapagkat kapag ka naging Pangulo si Sara Duterte, mapapariwara ang Pilipinas. Mababaon lalo sa pagkakautang. Walang aatupagin yun kung hindi confidential funds. Walang aatupagin yun kung hindi sasabihin sa sekretary niya, pakisagot ang tanong. Ganon ang magiging kind of leadership sa pamumuno ng ipinagmamalaki mo at dinedeklara mong presidente, Kapitan Tanda. Announcing ano our withdrawal of support from sa KBBM, then you automatically become the president. Anak ng teteng na yan. It's stated in the constitution. Anak ng teteng na yan. Automatic withdrawal of support? Automatic? Si Vice President kagad ang magiging pangulo. Ay, nako. Ano ba nasa isip nito si Kapitan Tanda? Sa bagay, alam nyo mga tol, yung gesture nitong si Kapitan Tanda, hindi na nagpipit sa isang matino ang pag-iisip. Bakit? Haharap ka sa harapan ng camera? Retirado ka, magsusuot ka ng beret? Ano ba yung nakalagay sa beret rin nito? Ranger? Ano yan? Magsusuot ka ng beret? Alam mo naman na ang beret para lamang yan sa mga uniformed and active personnel. Tapos ikaw, retirado ka, nagpapakilala kang retirado, pa-beret-beret ka pa. Anong gusto mong palabasin sa harapan ng mga manonood mo? Matikas ka? Ha? Hindi ganyan ang gawi at kilos. Higit sa lahat ng pananalita ng isang matino ang pag-iisip. Kaya ikinakatuwa ka ng mga classmate mo eh. Although hindi ka dininay na ikaw ay hindi bahagi ng class 1983. Matikas. Pero sinasabi ng mga classmate mo na ang anumang lahat ng sinasabi mo o paniniwala mo ay sayo lamang. Hindi paniniwala ng class 1983 matikas. Nakakahiya yata yun. Tapos sinasabi mo pa, nagpapakilala ka pa, class baron ka. Tapos yung mismo mga classmate mo, kulang na lang sabihin sa'yo, nakakahiya ka, Clemente Enrique. Now, yung mga wise guys dyan, mga lawyer, mga iba dyan, dilawan, lawyer, mga expert, sasabihin sa inyo, that's illegal, stupid. What could be so illegal when the people of the Philippines, the people of the Philippines, so they said, 32 million yung boto ng Inday Sari. When the 32 million Filipinos so decide, we are... Ay, nako. Tingin ko bobo ito, mga tol. Pasensya na kayo sa word ko, ha. Si Kapitan Tanda, tingin ko hindi alam ang pinagsasasabi talaga. Kulang sa education. Ano? Alam mo, Kapitan Tanda, you are speaking about 32 million Filipino who voted for Vice President dito kay Sara Duterte. At I believe more than 20 million dyan, PBBM at loyalista, supporter at loyalista. Kaya kung ibabawas natin yon, baka ang matara na lamang kay Sara Duterte ay mga nasa 8 million more or less. At for your information, yung pwesto ni Sara Duterte, kaya niya nakuha yan dahil sa constitutional process of election. A democratic process wherein people choose kung sino yung maglilid sa kanila sa ating bansa. At hindi mangyayari yung sinasabi mo na pagpapalit ng leader ngayon, ng Pangulo, sa pamamagitan lamang ng mere fact na nakakuha ng 32 million votes itong si Sara Duterte. You have to read the 1987 Constitution kung paano magiging Pangulo
You become a president if you were elected by a majority of the Filipino people amongst your presidential contender. Naknang teting ka. Hindi ka pwedeng maging pangulo lamang dahil sa pagka vice presidente ay binoto ka ng 32 million votes. Dumaan ka dapat sa proseso ng eleksyon. At nangyayari lamang yon every 6 years. And the last time that had happened, ang eleksyon dito sa atin ay noong May 9, 2022 eleksyon lamang. And you have to wait for another 5 years. And that will be on 2028 para makapag-elect kayo ng panibagong presidente na ang basehan ay boto ng tao. Ngayon, kung hindi mo alam yan, pumunta ka doon sa constitutional succession. Yung sinasabi na wag naman mangyari. At ipinalangin natin ito. Na in the event na ang sitting president ay pumanaw, na in the event na ang sitting president ay maging physically incapable, na in the event na ang sitting president ay mag-resign, na in the event ang sitting president ay ma-impeach sa Congress and after due hearing sa Senate, napatunayan na siya ay guilty doon sa inalleged sa kanya, inaccused sa kanya na crime sa impeachment trial. Apat lang yon, kapitang tanda. And no other means na legal ang pwedeng gamitin para mapalitan ang Pangulo ng Pilipinas. And you are saying now na, na 32 million votes magiging presidente dahil ginusto lamang ng 32 million votes voter nitong si Sara Duterte? Part pa nga kami doon. Ayaw namin mangyari yun. You are crazy. Sabi ng isang manonood dito, nababaliw ka na ba, Kapitan Tanda? Ngayon, sa ibang question mo, sinasabi mo, eh nananawagan kayo na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos, eh extra legal means yan. At hindi yan pwede sa batas. O, kaya ang maaaring mangyari sa inyo, kinalaunan, kaso ang kakaharapin ninyo pag nagkataon. Declaring that we are withdrawing our support and we do not recognize BBM as the president. Sara is our president. Ganun kasimple. Hindi ko alam kung mainit o mainit yung topic natin. Nainit. Pareho, Attorney Claire. Ngayon pa lang lumalamig na. Pakinggan natin ang tinig nila, Attorney Claire. Hindi, okay, lalamig na yan. Ganyan lang sama. Okay, next. His government officials use existing laws to protect themselves from prosecution, to enrich themselves, or to sow fear amongst our citizens. Mm. Ganun? Okay. Mm. Existing laws to protect themselves. Alam mo, alam nyo, kahit lawyers, partner. Mm. Diba? Kahit lawyers, we will use existing laws to protect our clients. Provided na ang paggamit nito ay tama. Everything should be within the bounds of law, partner. So, kung ginagamit man nito existing laws to protect themselves from prosecution, nang walang binaviolate, partner, wala kang magagawa doon. Tapos, partner, ito, to enrich themselves. Ang tanong, yung ginagawa ba nitong si Clemente ay pag-exercise ng karapatan niya nang naaayon sa ating umiiral na batas? Maliwanag na hindi. Kasi nag-e-exceed siya doon sa limitations ng rights na binabanggit niya, particular ng mga D-digits. Ano? Sabi nila, merong kalayaan sa pamamayag and lahat tayo meron yan. Pero dapat alam natin yung limitations. Lahat ng rules, merong limitations, merong exceptions, merong limitations. All rights, merong limitations. Hindi pa pwedeng maging absolute yan. Dahil kapag ka naglabis ang isang tao sa paggamit ng kanyang karapatan, maaaring saklawan nito ang karapatan ng ibang tao. At hindi pa pwede yun. At ganun ang ginagawa ngayon itong mga D-digits. At in this particular topic, itong si Kapitan Tanda. Anyway, tuloy natin ang pakikinig dito sa abogadang si Attorney Castro. To sow fear amongst the citizens. Mga ka-UB, to enrich themselves, okay, sabi nga natin, given na to eh. Siyempre, galit tayo. Ito talagang dapat ito,
tinitake up, demanda ang dapat i-demanda, partner. Questionin ang dapat questionin. Sabi nga natin, matagal ng issue to sa lahat ng naging ng administration leaders, oo, di ba? Pero to sow fear amongst our citizens, PBM administration, yun ang hinahanap. Now, if you start attacking Duterte, wala. You will go down, yun ang problem. If you do not understand what the Filipino is thinking, how the Filipino feel, and you will continue to suppress the Filipino people, good luck sa inyo. That's why we have to save the government. Tinatakot mo si Pangulong Bongbong Marcos o ang mga taong sumusuporta rito, Kapitan Tanda? At nagtataka ako dito sa SMNI because this individual serves the interest of the SMNI. Binigyan nila ng napakaraming oras sa ere, ha? In a national television, binigyan nila ng pagkakataon itong magsalita ng magsalita. Pati yung si Johnny Macanas, I believe, in-interview rin ng SMNI. Bakit? Kahit nagpapakalat ng maling impormasyon, okay lang sa inyo kasi pumapanig yung mga sinasabi nila sa inyong programa. Eh, kaya dapat kayong masara, eh. Kaya dapat bawiin at revoke ang inyong lisensya, ang pribileyo na ipinagkaloob sa inyo ng Kongreso, eh. Now, itong si Kapitan Tanda, ang sinasabi nito, eh tingin ko, pasok na pasok sa inciting to sedition. May mga sinasabi rin dito, itong si Attorney Claire na sa mga previous vlog na inciting to rebellion. O, tuloy natin ang pakikinig anyway, mga tol. Because it's unit team. Yun yung pinaniwalaan ng tao. Unit team. Marcos, VP Sara. Yun dapat. Kaya dapat ang presidente, magsalita siya na yung Duterte, wag niyong pakikialaman. Yung ICC, tigil yan. Sino ka? Yung CPP. Sino ka para diktahan si Pangulong Bongbong Marcos? Anak ng teting na to. Anyway, this is a waste of time, eh. Ano? Now, ipinakita ko lamang sa inyo, panoorin nyo na lamang ang buo ng vlog nitong si Batas with Attorney Claire Castro sa kanyang YouTube channel. Ipinakita ko lamang sa inyo kung gaano po ito, either way, kabobo o katanga, itong Kapitan Tanda, na mananawagan sa ating mga kapwa Pilipino, particular sa mga bumoto raw kay Sara Duterte, tayo rin yun, eh. Ano? Na alisin natin yung kapangyarihan kay Pangulo at ibigay kay Vice President Sara Duterte. Katangahan yun. Hindi yun nararapat. Hindi yun ang nakalagay sa ating batas. Kahit hindi tayo abogado, dapat alam natin yun. Pangalawa, yung mga pagbabanta na sinasabi nito, kapag nakanti ang mga Duterte, ang SMNI, si Eric at si Badoy, tapos na si Pangulong Bongbong Marcos, ano ka? Sino ka? Sabi nga sa inyo mga classmate mo, lahat ng sinasabi mo, Kapitan Tanda, ay pawang opinion mo lamang at pang sarili mo lamang. Hindi mo nire-representa ang Class 1983 Matikas, kung saan ang tunay na matikas ay ang ating National Security Advisor na si Eduardo Anyo, na bahagi ngayon ng ating gobyerno. Ano ang masasabi ninyo rito kay Kapitan Tanda, mga tol? Siya ba ay isang bobo? O siya ba ay isang tanga? O siya ba ay isang siraulo? Kayo ang humusga. Maraming salamat sa inyo.